Kamusta mga Lods? It's your boy here, Taralaro PH, back with another gaming vlog. Mga Lods, today bigyan ko lang kayo ng quick tips. Everyday na gagawin nyo para mas mabilis kayong mag-level up. Okay? So, everyday ang reset po natin is 12 midnight or 12 AM. Okay? So, magre-reset yung server. So, lahat ng mga boss, lahat ng mga instances, magre-reset po yan. Okay? So, una nyong gagawin is kung meron kayong gold, bilhin nyo po yung mga golden egg dito sa golden egg shop. Okay, so sa akin kasi ang limit niya na is 120x kasi ano na po ito, VIP 11. So depende sa VIP level nyo, ganun karaming golden egg yung kaya nyong bilhin. So ang ginagawa ko lang, binibili ko itong lahat, then tsaka ko siya ikikill lahat kasi mataas yung experience niyan. So ganito lang siya, click nyo lang, ayan. Yan namang gold na pinambibili dyan, madali lang naman makuha habang nag-AFK kayo. Automatic na yun na pupunta sa character niya. Yan. Tapos refresh nyo lang. So, kanina meron siyang 120 diamonds na bayad para mag-refresh siya. So, bilhin nyo lang ulit. So, dito rin kayo makakakuha na itong may mga star. Kung gusto nyo mag-combine para makabuo kayo ng dragon na boss, then i-hunt nyo siya, mas mataas yung drop rate niya. So, ayan. Refresh lang ulit. So, ito, medyo gagastos din kayo ng diamonds. So, maganda. Everyday magtatabi kayo ng diamonds para the next day pag refresh nung server, meron kayong ayan, parang pinakapambili niya. Okay, so refresh lang. Ah, nakikita nyo 92. Ganyan lang ginagawa ko everyday. So hindi ko naman kailangan talaga maghapon na naka-online. So ayan, okay. Sige, tapusin na natin para makita nyo. So ganyan lang ginagawa ko sa kanya. Bili lang ng bili. Sasagad ko yan hanggang maubos yan. Ayan, nakita nyo meron ng nag-pop-up fuse. Ibig sabihin, pwede na ako mag-combine ng red egg or magic dragon egg. Ayan, yung combination niya. 1 star to 7 star. So, fuse ko lang siya. Ayun. So, meron na ako nyan sa inventory ko. So, hinahunt yun. Idadrop nyo lang siya kahit saan. Kaso, medyo mataas yung HP niya. Maganda kung meron kayong guild. Magpa-assist kayo. Kahit naman hindi sila yung nag-drop ng egg, meron naman sila makukuhang 100 diamonds once mapatay nyo yung monster na yon. Okay, so refresh lang ulit natin. Siguro next time mag-create ako ng video, mapakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa yung magic dragon hunt, kasi meron kami schedule tuwing gabi, lahat kami nagda-drop nun sabay-sabay para sabay-sabay kami nag-hunt, so parang tulungan. So, ayan, meron ulit tayong isang combination. Fuse nyo lang ulit. Ayan, ganun lang siya. So, ilan pa? 54. Ito naman, mababawi nyo rin naman yan yung diamonds na pinambibili nyo dyan. Okay, 42 na lang. Bili nyo lang lahat kasi ito talaga yung isa sa makakapagpabilis ng pa-level up nyo. Mataas kasi experience na itong golden egg. So, that's why nga ang name nito sa Chinese is Golden Egg Adventure. Miracle Golden Egg Adventure. So, meron ulit. Sinuswerte tayo ngayon. Marami tayong nakocombine. Konti na lang. 19. Konti na lang. Then, para mapakita ko rin sa inyo kung paano siya hinahunt ng sabay-sabay. Siyempre, ang dami niyan. Hindi nyo naman siya i-hunt ng pa isa-isa. O, last set. Okay. Ayan, so naubos ko na siya. Daily limit niya 0 out of 120 na. So, hintayin ko ulit na lang mag-reset yan mamayang 12. Then, pwede ko na ulit siyang bilhin. Pwede kong ulitin. So, paano gagawin ngayon yan? Yan, use now. Kita nyo kanina 14 yan. Papatayin niya yan. Equivalent na yon ng 40 na eggs. So, lahat ng XP nun mapupunta. Tignan nyo yung XP bar. Ayun o. Mabilis siya. Mataas na kasi yung level ko. Rebirth 4 over level 100 na ako. Pero kung ang mga level nyo pa lang is kaka-rebirth 1 nyo pa lang or hindi pa kayo nagre-rebirth, sobrang taas na experience na nun. As in, mga ilang levels kagad yun. Minsan, 5, 3 kagad yun. So, ito meron pa. Use now nyo lang ng use now. Ayan, golden egg, ito pa, ito madami-dami. Hindi nyo lang yung experience ko kung makaka-level kagad tayo, ayan o. Ayan,
And ganyan siya. Ayan. So, gawin nyo lang siya ng gawin. Ayan, lumabas na rin yung isang event. So, papakita ko rin sa inyo yung dailies niyan. So, inuuna ko lang din to sa dailies ko. Tingnan yung XP ko. Ayan. Ay, nag-level na pala ako. 101 na. So, nakisang level na ako doon. So, mind you, pag Rebirth 4 na po, mga lods, sobrang tagal na yan. Matagal na magpa-level. Tapos, Rebirth 4 and 101 pa ako. So, mas mataas pa experience na. So, ito, meron akong tatlong Magic Dragon. So, hindi ko muna yan i-spawn kasi makunat yan. Hindi ko kayang patayin yan ng mabilis na mag-isa. No? Kaya ko siyang makill pero it takes time, mga 30 minutes isa. So, sa event na lang mamayang gabi, I'll try to record it para mapakita ko sa inyo. So, next naman is yung event na Blood Castle and Magic Square. So, every 30 minutes, nagre-respawn na yung dungeon or yung event. So, pasok lang kayo, click nyo lang. Kanina, nakapag Devil Square na ako. So, ito, meron tong times 3, times 1, times 2, times 3. So, yun, syempre, pinakamataas niyan yung times 3. Yun nga lang, mas mataas yung ticket na kailangan and yung attempt cost niya kagad 3 out of 3. So, dito ako pumapasok. Ayan, start now. So, dito mga lods, kahit hindi nyo naman gawin yung quest dito, yung kill monsters or yung kuhanin yung AA item, wala rin naman silang binibigay na reward pagtapos. Tumambay na lang kayo rito, mag-AFK lang kayo rito. Ayan, so times 3 nakalagay, 9 minutes, ayan, dyan kayo magpapa-level up. So, sa isang event, minsan kaya yan dalawang pasok. Dalawang beses kayo makakapasok, okay? So, ginawa ko kasi times 3. Mabilis makaubos yan ng ticket. So, hanggang dalawang beses lang to. Alright? So, yan. Mataas yung experience yan. Again, kung mababa pa yung rebirth nyo, sobrang bilis magpa-level dito. Okay? So, yun mga lods, yung mga daily activities na ginagawa ko. And then, next is yung mga daily boss. So, realm boss. Ayan, realm boss. May experience din na drop yan. Okay, so ito yung mga drop niya. Dito nga pala nakakakuha rin ng chaos ang mga nagtatanong paano gumawa ng first wing. Ayan, basta makakuha kayo ng chaos, makakagawa na kayo ng first wing. Excellent boss. Dito naman nakakakuha rin ng free items. Ayan, kaso hindi naman masyadong madalas. Pero nakakakuha. And then itong elemental orb. So dito nagda-drop yan. Privilege boss, ito. Same lang din naman siya ng other boss. Meron siyang pang-upgrade ng wing, meron siyang jewel of creation, less, and items din na 3-star. Okay? Siyempre, itong kalima boss, medyo mahal din to kasi yung ticket niya is diamonds. So, mamili lang kayo kung ano yung gusto nyong patayin. Usually, sekundo naman yung magandang patayin dyan para maganda yung drop. Iko-combine nyo to pang-upgrade din ng gear. Ancient boss, automatic naman yan sa server. Then, itong dragon boss, mapupunta kayo sa ibang map. Kaso dito, walang assist. So, kung malakas yung nakasabay nyo, ibang server, medyo mahirapan kayo. So, unahan lang din yan. May oras din yan. And then, yung elemental kalima. Para din siyang normal na kalima, yun nga lang, mas matigas yung kalaban. And ang drop niya is mga elemental na shards or pang-create siya ng orb. Okay? So, hindi nga rin ako masyadong pumapasok rito kasi nga, ayan, mahal yung kanyang ticket. 350 isa. Eh, dalawa yung kailangan per entry. And then, pwede kayong pumasok ng 10 beses. Okay, so yan yung mga daily bosses na pwede nyo gawin sa maghapon. Okay, and isa pa palang tip mga lods, hindi nyo naman kailangan 24/7 naka-login dito sa game. Halimbawa, nag-AFK kayo sa isang spot. Hindi kasama tong Blood Castle. Ha? Halimbawa, nag-AFK kayo sa isang spot na may monster. Basta make sure nyo na hindi kayo mamamatay. Pag nilag out nyo siya, para pa rin siyang nagpapa-level. Nandun pa rin siya. Lahat ng XP, lahat ng drop, makukuha nyo pa din. As long as na walang mag-PPK sa inyo or player kill at hindi kayo mamamatay dun sa boss or sa monster, pag login nyo, nandun pa rin siya sa spot and lahat ng experience makukuha nyo pa rin. So, ganun siya. Kahit naka-logout kayo. Okay, kasi sa server namin, yung guild lang naman namin yung pinaka-active dito kasi nag-merge. So, kampante kami na kahit iwanan namin yung character namin kahit sa spot, walang papatay dyan. Kasi isang guild na lang tong server eh. Kami na lang, isa lang. Okay, nag-merge na lahat.
So, kampante kami kahit saan kami mag-AFK, wala na magpe-player kill sa amin kasi magkaka-guild kami. So, pag nilagout ko siya, kahit balikan ko na siya ng hapon, pag mag-guild boss na, walang problema. Pag login ko, nandun siya sa spot, lahat ng experience, lahat ng drop kung meron man, mga golden egg, makukuha ng character nyo. Alright, so yun naman yung isa sa mga advantage na itong game para hindi kayo always naka-login. Alright, so yun mga lods, yan yung aking daily activities na tips. Kung gusto nyo sundan, okay din, or kung meron kayo mas magagandang idea, i-comment nyo lang dyan sa comment section sa baba. Alright, so hanggang dito na lang muna ulit, and peace out.